So mga katripa, ito yung ano, ito yung pinaka-review ko sa ano, sa foldable plate. Kung hindi niyo pa napapanood yung unang episode ko nito, nasa playlist ko lang, check niyo na lang. So doon kasi may sinabi lang naman ng konting mga consequence and sabi ko, hindi ko muna i-review kasi yun nga, syempre gamitin muna natin para malaman natin kung ano talaga yung pinaka-problema nito. So ito na nga. Nung nagpunta kami sa ano sa Morong, medyo mabilis yung takbo ko. Doon sa gitna ng highway merong ano, merong parang bump. Hindi ko agad napansin, so syempre nabigla ako. Then yung nangyari dito sa foldable plate, kung mapapansin niyo, di-magnet siya. Kung gusto mo siyang i-fold, ayan, ma-magnet siya. Kung gusto mong palitawin yung plate mo, ayan, ganyan. So may magnet siya. Ayan, yung kulay silver na yan. At saka dito sa kabil, dito. Ayan, pinaka-magnet niya dito. So dalawa yung magnet niya. So ang nangyari, nung nabump ako, natanggal yung pagkakadikit ng magnet. Natanggal yung pagkakadikit ng magnet. So ang nangyari, naghang na ganyan. Tapos ayun, tumama yung pinaka plate number ko dito sa ano, sa gulong. Buti hindi nasira yung gulong ko. So wasak talaga yung plate number. So ito yung plate number ko, gawa siya sa stainless. Then ayun, kumbaga inano ko to eh. Pinulpo ko ng martilyo para umano, lukot na lukot talaga to para medyo maayos. So ayun, makita niyo pa yung ano ng gulong, yung mark. So lukot na lukot to, pinulpo ko na lang. Then dito sa likod, nabasag yung pinaka ano niya, parang acrylic. So yung purpose nitong acrylic na to, para maging visible yung number. Kasi nga, ayan, parang binutas yung stainless. So kung bibili kayo nitong foldable plate at maglo-long ride kayo, make sure na i-zip tie nyo itong part na to. Ayan, gini-zip tie ko yan, para hindi siya mag-fold or para hindi matanggal yung pagkakadikit ng ano, ng magnet. So, yun. Or pwedeng itali nyo na lang. And bago nyo pala i-fold, make sure na walang buhangin tong ano, itong magnet. Kasi pag meron buhangin to, tapos pinakita nyo yung plate nyo, yung tendency is mahina yung ano, yung kapit ng magnet dahil nga ano, may mga buha-buhangin. So bago ko fina-fold dyan, nililinis ko muna yung magnet. Pero sa long ride, tinatalian ko na lang dito or zinizip tie ko para hindi na siya matanggal. So ayun, and nagpagawa na rin ako ng bagong plate number sa tropa. So ayun, didikit na tutornilyohin ko na lang mamaya. Dumi ng motor ko, hindi pa nalilinis. So, yun lang mga katrip. Short video lang naman to. Sinabi ko lang sa inyo kung ano yung ano, yung mga negative na nakita ko dito. Which yun nga, hindi makapit yung ano niya, yung magnet niya. Lalo na kung mabaku kayo, ganun matatanggal yung pagkakamagnet niya. So, yun. Dito na lang yung video. Paki-like nyo na rin yung page ko, Facebook page ko, kung hindi nyo pa nalalike. And ayun, see you next vlog.
Mataas siguro yung sipa mo.